Ilang netizens ang nagbahagi ng kuha nila sa Bulkang Taal sa pagitan ng alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng hapon kahapon. Sa kuha nila ay kabasko mula sa Taal, Batangas, makikitang tila may makapal na usok na bumalot sa bulkan. Sa kuha naman ni Carlo Lunar Lilo mula sa barangay Bulaklakan, Lipa, makikita pa ang kidlat. Sabi ng mga residenteng nakatira sa tabi ng Taal Lake, normal na itong tanawin sa kanila lalo na kung nagbabanta ang malakas na buhos ng ulan. Sige, malakas ang ulan doon sa may part ng Balete. Doon sa Balete, tapos papunta yung ulan. Siyempre may kulog, may kidlat, dala ng ulan. So wala namang unusual na nagaganap pa. Aware na kami dito talaga. Kasi alam na ng mga tao kung paano gagawin pagka may nakitang ganun. Pinanonood lang namin siya. Ganun lang. Tapos pag kami nakita na, siyempre, inaabangan namin pagka nagbuga na siya ng hindi maganda, eh, babakwit na kami. Ayon kay Taal resident volcanologist Paulo Reniva, wala naman silang naitalang kakaibang aktibidad dito. Hindi po siya related sa activity ng Taal Volcano. I mean, walang unusual o abnormal na nangyari sa Taal Volcano noong oras na yun. Paliwanag nito sa namataang tila pag-usok ng bulkan at pagkidlat na nakita rin noong pumutok ito. Nagkaroon po ng active mobilization kasi nagalaw po yung mga abong nakadeposit sa stove ng Taal at yun na napagkamalan nilang umusok po yung Taal. Hindi po yun steaming kasi nadala ng malakas na hangin yung mga abong nasa stove ng Taal Volcano. Sumabay pa po yung pagkulog at pagkidlat na dala ng thunderstorm. Paalala ni Reniva, tanging sa mga opisyal na website at social media account lamang ng FIVOX kumuha ng impormasyon tungkol sa bulkan. Sa ngayon, nananatiling nasa alert level 1 ang Taal kaya pinaalalahanan pa rin ng publiko na maging mapagmatsyag sa mga aktibidad nito. April Magpantay, ABS-CBN News.